Mga kapawel, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Samang sulo kayo ng mundo. At dito sa Saudi ay kasalukuyang napakainit sa katanghalian tapat. Kaya kung papasilin nyo, parang nagliliyab na apoy ang paligid. At ngayon, bago magtanghalian, mayroon pang isang trabaho na dapat tapusin. Mga kapawel, ang tatrabuhin naman natin ngayon ay itong tips over itong cooker. Kapasin natin, itong control panel na ito ay ginawa ko noon pa. At nabanggit ko na ito sa unang video. At ang nasira ay itong changeover, itong isa. Yan. Ngayon, papalitan natin yan. Itong isang changeover, pero iba ang brand dito. At malaki. Kaya kung papasin natin, malaki ito. Isa dito sa mga kabit na isang yan. Pero, gagawin natin, i-modify natin ang wiring para magkasya. At umpisahan natin. Ayan, ay ito nga pala ang tissue na ito ay ginagamit na sa reverse forward ng Star Delta. Ang motor ay ang laki ay 60 horsepower. At nasunog yung kanyang changeover. Ito ay motor ng cooker. At ito namang isa ay motor ng tinatawag na oil press. Yan, ito. Kaya ipapasin natin, maliit. Pero itong nabiling bago, malaki. Pero mas maganda kung malaki itong bago. So, umpisahan na natin. Umpisahan natin palitan. Okay. Ayan. Puro kita rin naman nyo. Ngayon, ang wiring. Nabutasan ko na itong pagkakapitan ng base. So, kakapitan natin. Ito, live ito. Itong katabi. Kaya kailangan may maging maingat. Pipihitin lang naman ito eh, kaya matibay na yan. Pero, screw. Basta ipitan lang na yun. Okay. Ngayon, kasunod natin ay ang pag-wiring. Eh ito, kaya mapaguhin ko yan. Dahil diba ang sistema ng terminal. Ang terminal ito, nasa itaas ang magtalang ito, nasa baba. Kaya mapaguhin natin ang instalasyon. Yung mga dati wire dito, meron din alam mo yung mga. Thank you.
itong nasa itaas na ito, ang papasinin natin, itong mga terminal na ito, yung input galing sa circuit breaker, sa main breaker. At ito yung kakabit natin dito, sa itaas. At yung load, number 1 at number 2, dito sa baba. Hindi kaya dito na ang load number 1 dito sa itaas, at load number 2 dito sa baba. Ay dito, lahat ng load number 1 at load number 2 ay nasa baba. Kaya ang wiring, ipapabaguhin natin. Okay. Ayan, nagkabitin natin itong itaas, ini. At ito po itong pag-alay natin natin. So, nasulitin natin ay ang load number 1 at load number 2. So, ipapabaguhin natin. Ngayon na i-connection na natin ang wiring. Papansin ninyo mula dun sa breaker hanggang dito sa may itaas na ito. Ayan. Ito yung tinatawag na input ng power supply ng changeover. Ngayon, ang load number 1 at load number 2, may ilan, dalawa nga yan. Ayan. Ito yung number 1, ayan. At yung number 2, yung sa ilalim. Ayan. Ngayon, yung papansin natin ang connection na dyan ay jumper lang, naka-jumper. Ibig sabihin, dahil ang purpose niyan ay mag-reverse forward, kaya makikita natin na yung dito sa phase 1, phase 2, itong sa phase 2, kumunikta dito sa phase 3. Ibig sabihin, yung dilaw, kumunikta dito sa may blue. At yung blue naman, sa ilalim, kumunikta dito sa may location ng yellow. Ayan. Kaya papansinin natin dyan, nag-ano siya, nag-reverse. Ayan. Ngayon, okay na yan. At ito ay pwede nang gumana. Ayusin na lang natin. At para sa mga baguhan na hindi pa nakaka-experience ng changeover sa control ng start delta motor, yan ang ano natin. Ito yung timer ng start delta. Ito yung start contactor. At ito yung delta contactor at ito yung main contactor. Yan. At ang focus niyan ng changeover, kapag yung motor kailangan i-reverse, dito lang natin i-changeover. I-change natin yan. Pag pinihit natin itong puna ito,
mag-ano na siya, mag-reverse na siya o mag-forward na siya. Okay? Ngayon, para maiwasan na pag mahuwagan ito, lalagyan natin ito ng isolation. Ayan. At itong ibabang ito. Kasi yung ibang lahi, ano nung pinakalikot eh, imbis na tumihit lang eh. Baka mahibo yan eh, madisgrasya pa. Ayan. Lagyan natin isolation dito. Plastic o rubber. Para hindi makadisgrasya. Paano mga kapawel, hanggang sa muli. At sana may natutunan tayo kahit konti dito sa ating kinalakay. At see you soon!